tayo po'y nagbabalik sa isa na naman pong daily vlog. At ngayong araw na ito ay Q&A day. So technically, nire-record ko to ng Saturday, pero i-upload ko siya ng Sunday. So hindi ko alam kung Q&A Saturday ba siya o Q&A Sunday. Sa tingin nyo, comment ninyo sa baba kung ano dapat ang tawag dito. Kasi technically, Saturday ko siya ginagawa, pero Sunday nyo siya napapanood. So, ano ba siya? Q&A Saturday o Q&A Sunday? So, marami sa inyo ang nagsuggest na sa YouTube ako kumuha ng mga tanong at hindi sa Twitter. At meron po ako ditong 700 na tanong. At hindi ko alam kung masasagot ko lahat to kasi panigurado. Kung sasagutin ko to lahat, eh medyo matatagalan yung video na to. At the same time, eh alam ko naman pare-parehas din kayo ng mga tanong dito. So, titignan ko na lang kung ano yung masasagutan ko, pero susubukan kong sagutan lahat. So, ang tanong na to ay galing kay Ark Hill. Kuya, minsan ba may mga times na nagsasabi ka ng mga bad words o nagmumura ka habang nagre-record or nag-grind, tapos ini-edit mo na lang siya sa mga clips mo? Hindi. Hindi talaga ako nagmumura kapag nagre-record ako. Hindi po ako palamura. Pero syempre may mga pagkakataon na minsan may dudula sa bibig mo. So, syempre tao lang din naman ako, hindi naman ako perpekto. Pero kapag nagre-record ako, wala talagang lumalabas sa bibig ko kasi hindi naman ako palamura. Sabi ni Riz, for you, what is your best asset and how can you show it throughout making your videos? Ito na mismo, yung paggawa ko ng mga pelikula. Ito na ang asset ko kasi ito yung pinag-aralan ko simula nung bata ako, simula nung nag-aaral ako, at ito yung pinopursu ko ngayon. Sabi ni Grace, ano po yung ginagamit yung video editor sa PC, Adobe Premiere? Sabi ni Yuki, nakita ko dati sa Twitter na cover mo si Ayu. Favorite K-pop idol mo ba siya? Yes. Sabi ni Almos Talba, di na po kayo nag-upload sa Crisis Live, madami po naghihintay doon. Nakikita mo ba kung gaano karami ang ginagawa ko? Hinahanapan ko pa siya ng oras, so kung kaya nyo maghintay, maghintay pa kayo kasi hinahanapan ko talaga siya. Huwag kayong mag-alala, ini-schedule ko po lahat. Alam ko marami din nagre-request sa inyo na sinigang na, oo, napabasa ko. Okay, marami po kasi akong inaasikaso ngayon at hindi ko maisingit yung mga bagay na kailangan isingit. Sabi ni Ismael, nag-enjoy po ba kayo sa ginagawa nyo ngayon? Yes, syempre, ito yung gusto ko nung bata pa ako. Simula nung nakapanood ako ng mga pelikula, gusto ko na talagang gumawa ng pelikula. At para sa akin, ang pelikula hindi lang siya basta yun nakikita nyo sa silver screen. Yung paggawa ng pelikula, eh, pwede siya sa YouTube, sa Facebook, o kahit na anong platform, basta meron kang camera, meron kang storya, meron kang mga characters, ang tawag doon ay pelikula. Sabi ni Crazy Josh, marami pa bang mga Minecraft content creator na makakasali sa Kadacraft? Oo naman, basta deserving sila makapasok at napakadali lang makapasok, kaya kahit ikaw, pwede ka makapasok. Sabi ni CJ, kung sakali na mag-quit Minecraft ka na tapos focus in your life, magkakaroon po ba ng Kadacraft or mawawala na po kasi mawawala ka? Hindi. Ang Kadacraft ay mananatili as long as andyan ang Kadacraft members. Ang Kadacraft po ay hindi ako. Kasali ako sa Kadacraft, hindi po ako ang Kadacraft. Karamihan dito sa mga tanong nyo, nasagot ko na siya before. So, andyan sa description yung ibang Q&A. So, panoorin yung ibang Q&A. Baka nandun yung tanong na hinahanap nyo yung sagot. Sabi ni Castillo, ilang oras ka nakababad sa computer kapag gumagawa kayo ng content? Ito yung hindi nyo masyado nakikita, pero halos isang buong araw ako nakaupo dito lang sa computer ko. Masama yun! Kaya nga naglalakad ako, kapag may oras ako, tumatakbo ako, nag-exercise ako hanggat maaari. Sabi ni Never Miss, if ever di ka nag-YouTube anong trabaho gagawin mo, eh di ganito pa rin, pero hindi sa YouTube. Ito yung career na pinursu ko, ang pag-i-edit, pag-video. Kung walang YouTube, ganito pa rin po ang ginagawa ko. Pero para sa ibang tao, maaaring nasa TV, maaaring nasa balita. Pinangarap ko pong humawak ng camera, mag-edit ng mga video na nakuha na nung camera. Kumbaga, ito na po yung career ko. Ito na po yung tinatahak ko. Ito na po talaga yung gusto kong tahakin simula pa nung nagsimula akong mag-aral ng cinematography. So marami sa inyo nagtatanong kung paano kami nagkakilala ni Obre. Madali lang po yan. Pinakilala po ako ni Robrax si Obre. Pinakilala ni Robrax si Obre sa akin. At doon na po nagsimula ang aming istorya. Yeah. Kumbaga ito ay kagagawa ni Robrax. Kaya maraming salamat, Rob. Sabi ni Gabriel, why do you always choose Minecraft even though na sobrang hirap gumawa ng content? Kasi nag-i-enjoy ako sa laro na yun. Sobrang nakaka-enjoy ang Minecraft. At ang Minecraft po ang isa sa mga childhood games ko. At isa sa mga childhood games na nilalaro ko hanggang ngayon. Sabi ni Jace Kun, ba't mo po naisipan bungo ng SMP? Una, wala masyadong SMP sa Pilipinas. Pangalawa, may mga SMP naman sa Pilipinas pero hindi nila na ma-manage ng maayos. Pangatlo, gusto ko na talaga makasali sa isang SMP na lahat kayo ay gusto talaga naglalaro ng Minecraft. Yung mga tanong dito na mga technical, halimbawa paano gumawa ng Minecraft server, search nyo lang sa Google. Search nyo sa YouTube. Andito na lahat ng mga informations na kakailanganin nyo. Ba't pa kayo nagtatanong sa akin? So marami sa mga tanong dito ay nakwento ko na siya before, natanong na siya before, nasagot ko na before. So panoorin nyo na lang po yung pinakasimula ng daily vlog. Kasi itong daily vlog na to ay day 45, ibig sabihin meron kayong 45 videos na pwedeng panoorin. Kung ayaw nyo panoorin, wala akong magagawa. Kung ano yung gusto nyo gawin, gawin nyo. Kasi ako dito, gumagawa lang ako ng mga memories.
Marami sa inyo nagtatanong kung tatagal lang kada cramp. Ito lang masasabi ko. Tatagal lang kada cramp kung patuloy nyo itong susubaybayan, susuportahan, kasi kapag wala sumusuporta, saan pa siya mag-exist, di ba?